Ang Pasko ay pagunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ito rin ay simbolo at panahon kung saan ang diwa nito ay mas naipapakita at naipapahayag ang pagkakaisa, pagdadamayan, kapayapaan, pagbabago at pag-asa. Ito rin ay taos pusong pasasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng biyayang Kanyang ipinagkaloob. Maligayang Pasko at pasaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay nais iparating sa inyo ni Municipal Kagawad Jonas Soltes ng Tinambak, Camarines Sur. At ngayon, narito ang ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Andito po tayo ngayon upang makapanayam si Mr. Ryan Canales. Sir Ryan Canales, kayo po ba ay matagal na rin umiinom ng Marcafe? Apo, almost 2017 pa ako start. Pwede ko siyang inumin kahit wala laman ng chan. Kasi nung time na may sakit ako, siya lang yung ininom ko bukod sa wala akong makain talaga. Kasi nga, hindi kaya ng chan ko yung kumain. So magkapik ginamit ko para pag-level lang ng chan. Gumawa yung pakiramdam ko. Iba marami din nagsasabi na nakakatulog agad sila sa gabi. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Ito ang Sabado Morning Prime. Mga programang siksik sa mga kaalaman at impormasyon. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Programang tumatalakay sa mga salita ng Panginoon. Banaag. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Samahan si AM Josh Santos at ang mga health experts sa Gabay ng Kalusugan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Programang tumatalakay sa mga usaping legal, justisya at batas. Kasama si Attorney Michael Marpuri at Budo Ilianyo. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Maging updated sa mga kaganapan sa larangan ng palakasan. Sports, Kapihan. Sabado Morning Prime ng DWOS 103.9 Boom FM Naga. Una sa mga may init na balita, impormasyon at musika. Bakit ka nakikinig ng 103.9 Boom FM ang radyo ni Aling Sonia? Kasi magaganda ang mga balita nila. Patas at totoo. Kasi nakakatawa ang mga DJ. Nawawala ang problema ko. Kasi magaganda ang music nila. Kaya kinig na rin kayo ng 103.9 Boom FM, ang radyo ni Aling Sonia. Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonia. Mga kaibigan, eksakto na ang 9 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Live sa News Center, DWOS 103.9 Boom FM Naga, Areglado News. Katiripunan kan mga may init na barata sa lado lokal. Areglado News. Kaibahan si News Director Joe Cagimbal. Areglado News. Mga kaibigan, Kabikulan, good morning! Welcome po sa ating palatuntunan na Areglado News. Sa pangalan ni News Director Joe Cagimbal, pansamantala ako muna. Jomar Murada, narito ng headlines ng ating mga balita. Unahin natin headlines ng ating mga balita ang lokal. Mga badyaw na nangungulit sa paglimos sa Naga, pinauwi ng CSW Day. Samantala, albularyo tiklo sa ikinasangga bypass operation. Sabayan po ng labo lalawigan ng Camarines Norte. Samantala, sa ibang balita, mga pinutol na kahoy dahil sa project ng DPWH dapat daw dalhin sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng Kabikulan. Samantala, upper barangay ng lungsod ng Naga posibleng mapailawan ngayong araw po naman ng Webes. Samantala, ang bayan po ng San Jose sa lalawigan po ng Camarines Sur, yung ilang mga parke sa naturang bayan pinailawan na po kagabi. Headlines pa rin ang ating mga balita ang lokal. Alamin po ang damage kaugnay po ng bagyong si Tisoy sa bahagi po naman ng Kabikulan.
Headlines pa rin ang ating balitang lokal, pinsala sa fisheries sector sa Bicol. Pumalo na sa mahigit 300 million pesos. Samantala, sa ibang headlines ng ating mga balitang lokal. Bifar kinumpirma ang halos sa wala ng mahuling galunggong sa lalawigan po ng Camarines Norte. Samantala, isang estudyante arestado sa Baybas Operation sa bahagi po naman ng Catanduanes. Maigit naman sa 600 pamilya sa Albay at Sorsogon nakatanggap ng ayuda mula sa mga partner organizations ng Angat Buhay Program. Yung Solid Waste Management Office na nawagan sa mga opisyal ang barangay na tulungan sila sa paghahakot ng basura. Mga kaibigan, bahagi po yan ang headlines ng ating mga balita at ang headlines atin sa atin ng Primo Liempo. Food trip ba ang hanap mo? Tara na! Let's eat at Primo Liempo Grills and Roasts. Your best value-only rice meal in Metro Naga at Primo Liempo Grills and Roasts. Try their sarap amor na grilled Korean pork and chicken barbecue. Primo Liempo Grills and Roasts. Grilling starts from 10 a.m. to 12 midnight. Primo Liempo Grills and Roasts. Katmon 2, Magsaysay Avenue, Naga City. Beside DWOSFM Station. Live sa News Center, Kantin WFOX 103.9 Boom FM Naga, Areglado News. Katiripunan kan mga may init na barata sa lado lokal. Areglado News. Kaibahan si News Director Joe Kagimbal. Areglado News. Mga kaibigan, eksakto na ang 13 minuto makalipas sa ang alas 6 ng umaga. Sa pangalan ni News Director Joe Kagimbal, ako muna ang inyong magiging tagapagbalita. Mga kaibigan, sa detalye ng ating mga balita. Unahin natin mga balita ang lokal. Siyempre ngayong araw po ng Webes sa December 12, 2019. Kung mayroong target ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative 2. Sa pagbabalik po ng supply ng kuryente sa buong lungsod, ganon din ang Solid Waste Management Office na naghahakot ng basura sa 27 barangay ng lungsod. Mahigit isang linggo na kasi ang nakakalipas matapos manalas ang naturang bagyo sa bahagi po ng Kabikulan. Ngunit marami pa rin ang mga basura sa gilid ng mga kalsada sa ibang barangay po dito sa lungsod ng Naga. Ang sinasabing hindi pa rin nahakot. Sa panayam ng mga taga-media kay Engineer Joel Martin, siya po ang head ng SWMO sa lungsod. Nasa 300 toneladang basura ang nahakot nila simula noong December 3 ng kasalukuyang taon. Ang 60% rito ay mga sanga ng iba't ibang punong kahoy na itinapon sa bahagi po ng Almeda Highway, habang ang 40% naman ay mga regular na basura na itinapon sa sanitary landfill. Ayon po naman sa naturang opisyal, madadagdagan pa ito dahil patuloy pa ang paglilinis sa ang ilang mga residente, habang nagkakaroon naman ng delay ang SWMO sa paghahakot, lalo pat na ipit ang mga garbage truck sa bumper-to-bumper na traffic sa lungsod ng Naga. Samantala, sa gitna naman ng mga pagbatikos, sinabi nitong patuloy lamang sila sa paghahakot ng mga basura, katuwang ang ilang dump trucks ng mga private firms upang mas mapadali ang paglilinis sa mga basura na dala ng bagyong Sitisoy. Dahil dito, nanawagan po naman si Martin sa mga barangay officials na tulungan sila sa paghahakot po ng basura at paglilinis sa mga barangay kasabay ng pakiusap sa residente na sundin ang segregation policy sa pagtatapon po naman ng mga basura.
Samantala sa mga karagdagang balitang lokal, umabot na sa mahigit 300 million pesos ang pinansyal na iniwan ng Bagyong Tisoy sa fisheries sector sa bahagi po ng Kabikulan. Ayon po naman kay Noon Inolba, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kaya BIFARA sa Bicol Region, sinabi nitong maang may pinakamalaking pinsala ang naitala sa lalawigan ng Sorsogon na may umaabot po sa 192 million pesos. 40 million pesos sa lalawigan ng Albay, 20 million pesos sa lalawigan ng Camarines Sur, at Masbate 13 million pesos. At sa bahagi po ng Camarines Norte ay 13 million pesos. At 10 million pesos naman sa lalawigan po ng Catanduanes. Ang kay Inolba, kasama sa natura mahalaga ng pinsala, ang aquaculture, mga pasilidad at manggamit ng mangingisda sa kanilang pangingisda. Pinaniniwalaan namang maraming isda ang naapektuhan sa Lake Buhi at sa Batu sa Camarines Sur, ngunit hindi ito ipinaalam pa ng mga fish cage operators para hindi bumagsak masyado ang presyo ng mga isda. Mga kaibigan, kayo po ay nakikinig sa ating Areglado News, ang muling pagbabalik ng DWOS 103.9 Boom FM pagkatapos ng Bagyong Tisoy. Pwede kayo mag-text 0946-534-6785. Ulitin ko lang, 0946-534-6785. Samantala, sa ating mga balitang lokal mula sa Philippine National Police, arestado po naman ang isang estudyante matapos itong magpositibo sa ikinasang bypass operation ng Philippine National Police sa Barangay Kabugao, Batu, Catanduanes. Ang 19 years old na si Wendell Alain Susito ng Barangay Gugon Centro, Bayan ng Birak, ay nahuli ng kumagat ito sa pain ng pulis sa Pusho Buyer na positibong nakabili ng 2 pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga po ng 1,000 pesos. Nasa custody ngayon ng Batu Municipal Police Station ang naturang suspect at kakarapi ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, naghihimasta ng rehas na bakal ang naturang suspect matapos mahuli sa ikinasang bypass operation. Samantala, sa ibang balita sa ating Areglado News, kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na halos wala ng mahuling galunggong sa lalawigan po ng Camarines Norte. Ito umano ay kung pagbabasehan ang mga fishing ground ng San Miguel at Lamon Bay na wala talaga mahuli ang mga mangingisda, at kung meron man ay kakaunti, batay po yan sa report. Anya, ay unti-unting pagkawala ng galunggong ay hindi lamang ngayon kundi mga ilang taon na rin ang nakakalipas. Kung meron mang mahuli ang malukal na mangingisda, ay kakaunti lamang ito at hindi na tulad ng dati. Paliwanag ni Urbano Overfishing ang dahilan ng unti-unting pagkaubos ng galunggong sa lalawigan ng Camarines Norte. Samantala, habol pa natin mga balita ang lokal. Pinailawan na ng lokal na gobyerno ng bayan po ng San Jose sa Partido Area, lalawigan ng Camarines Sur, ang halos 1,000 Christmas lights na nakalipas o nakapalibot sa buong municipal hall at municipal park ng naturang bayan. Kasabay po ng pagbabalik supply ng kuryente sa poblasyon ay isa ng official switching ng mga ilaw Pamasko na pinangunahan mismo ni Mayor Marco Chavez. Bagamat isa ang naturang bayan sa sinalanta ng Bagyong Tisoy, ay hindi pa ito naging balakid upang ipatigil ang pamalang lokal, ang taong-taong pagpapailaw sa munisipyo na siya ngayong nagiging simbolo ng pag-asa ng mga taong nakakakita at naaliw nito. Sinasabayan naman na mahimig Pamasko ang mga kumukutitap na mailaw na binubuksan simula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga.
Samantala sa ibang balitang lokal, sana all pa rin. Ang hugot naman ha sa lalawigan ng Camarena Sur. Dahil may mga bahagi na energized na at may mga bahaging pahirapan pa rin ang power restoration dahil sa sungit ng panahon. Ayon kay spokesperson Dion Romano ng Caso Recuanda, 35% na ng nasasakupan ang napapailawan, ngunit ama ito ay backbone lines lamang. Araw-gabi ang trabaho, ngunit ayon kay Romano, huwag mag-alala ang mga member consumers dahil walang dagdagya singil. Tulad din dito sa Caso Reco 2, kung saan majority ng lugar na pailawan na rin sa Naga City. At tinatapos na lamang ang ilang lugar sa upper barangay ng lungsod. Subalit sa area coverage ng Caso Reco 2, may mga lugar pa rin ang walang supply ng kuryente. Samantala, balitang lokal sa labas. Boom FM Live Report! Balita mula sa Philippine National Police. 37 anyos na padre ni Pamilya Tiklo sa drug bypass operation sa bayan po ng Pasakao, Camarena Sur. Rick Margibara sa detalye. Sarong operasyon kontra illegal na droga ang matrayumpong na isagibok kan mga otoridad sa banuaan kan Pasakao, Camarena Sur. Alauna imedya nina magahon kasubago kan ikundusir kan Pasakao PNP asin kan First Provincial Mobile Force Company Camarena Sur ang drug bypass operation duman sa zona 1 kan Barangay Balugo, Pasakao, Camarena Sur. Sarong pulis ang nagpamalong po Sir Bayer kung sa ina positibong nabakalan kaini nin sarong pakete na pigtutubodang igwang laog ni Shabu ang target sa operasyon na binistong si Alvin Capirmito. 37 anyos, may agum, residente kang Balugo, Pasakao, Camarena Sur. Kana rikisahon kan mga otoridad ang lawas kang suspitsyado na kuapa sa posisyon kaini ang unsipang pakete na pigtutubodang laog kaini ang Shabu asin na kuapa sa saiya ang sarong 9mm revolver na igwang limang live ammunition. Sangunyan ang suspitsyado nakakunko na sa Pasakao Municipal Police Station para sa iyang magkakanigong disposisyon. Dugang na baretang lokal, ito ang Boom Patroller, Rick Margibara. Nagbabareta, DWOS 103.9, Boom FM! Boom FM, live report! Maraming salamat kay Rick Margibara sa kanyang balita mula sa Philippine National Police. Ang DWOS 103.9 na Boom FM, nagbabalik po sa ere. Yung ating mga kasama ay simula na po ngayong araw ng Webes. Ang pagbabalik ng Boom FM after ng Bagyong Sitisoy na kami po ay nawala sa ere. Mga kaibigan, sa ating mga balitang lokal pa rin mula sa lalawigan ng Albay, nakatakda daw tumanggap ng parangal si Pulangi Mayor Ando Maris Cotes sa 14th Gawad Filipino Awards Night 2019 na gaganapin po sa bahagi ng sa Pasig City. Napasama si Maris Cotes sa top 10 best mayors ng bansa ngayong taon, kung saan kinabibilangan din ito ni na Isko Moreno ng Manila, Joy Belmonte ng Quezon City, at kasama rin si Vico Soto at anim na iba pa. Napili si Maris Cotes bilang isa sa pinakamagaling na local chief executives matapos makapag-comply sa pamantayan ng national government sa implementasyon ng ordinansa ni Pangulong Rodrigo Duterte na clearing operation sa lokalidad sa loob ng 100 araw. Ang Gawad Filipino Award ay taon ng aktibidad na naglalayong bigyan ng pagkilala ang kagalingan po ng mga individual pagdating sa kanilang passion at work ethics na nagbibigay ng malaking epekto sa kultura, tradisyon, lipunan at makataong inobasyon. Habol pa natin mga balitang lokal ngayong umaga. Patuloy ang pamamayagpag ng mga atletang Bicolano sa nagpapatuloy na 38th Asian Games. Nakasungkit ng gintong medalya sa larong track and field sa Tubong Paracalicam Norte na si Melvina Calano, na itala ng 28 anyos ang pinakamalayong distansya sa pagtatapos o pagtapo ng javelin sa layong 72.86 meters sa kanyang una at apat na attempt na naging dahilan ng kanyang pagkapanalo. Nasungkit naman ang pambato ng Indonesia na si Hafiz Abad ang silver medal, habang bronze medalist naman ang pambato ng Vietnam. O narito nakapagbigay na rin ang karangalan sa bansa si Jocelyn Ninobla
ng San Jose Camarena Sur na nakakuha po ng gintong medalya sa Taekwondo Women's Individual at Melka Jane Caballero ng Camarines Norte na nakakuha ng dalawang gintong medalya sa Women's Lightweight Double Sculls at Women's Lightweight Single. Samantala, nakasungkit din ang silver medal sa downhill skateboarding si Duke Pandiagua ng Daet Camarines Norte, habang bronze medalist naman si Nino Lucero, mundihan ng Legazpi City sa combat sambo sa Russian Martial Arts Competition. Samantala, sa ibang balita natin, mga balitang lokal, isa-isang nire-rescue ng City Social Welfare Development Office ang mga badyaw na nanlilimos sa iba't ibang bahagi po ng lungsod, lalo na po dyan sa may kasentruhan ng Naga. Lalo pat nag-level up na rin ang paghingi ng pamasko ng naturang pangkat may bit-bit silang sobre. Dati kalong-kalong yung kanilang mga anak. Ngayon, ang diskarte may bit-bit na mga sobre. Kinumpirma ni Mayor Nelson Legacion na sa ipinaabot na report ng CSWDO, sinakay sa isang jeep ang mga badyaw na ito at ibinalik sa bayan ng Pasakaw kung saan sila naman nananahanan. Bati po sa tala ng nabanggit na tanggapan, normal ang ganitong sitwasyon kapag paparating ang Pasko kung saan dumarami ang mga badyaw dito sa lungsod ng Naga. Ngunit nakasaad sa Anti-Mendicancy Law or Presidential Decree No. 1563, may parusa ang nanlilimos o nagbibigay ng limos. Basta hindi naman gaanong napapasunod. O may batas tayo na 1563, ito po yung parusa na sa mga nanlilimos o nagbibigay ng limos. Subalit hindi naman ipapasunod dito sa ating bansa ang nabanggit na batas. Mga kaibigan, yan na po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita sa Areglado News. Mga kaibigan, sa pangalan ng ating nakasama sa labas, si Rickmar Guevara. Sa pangalan po ni News Director Joe Cagimbal. Pansamantala ko muna si Jomar Murada. Maraming salamat, magandang umaga, Kabikulan. Live sa News Center, KDWS 103.9 Boom FM Naga. Areglado News. Katiripunan kan mga may init na barata sa lado lokal. Areglado News. Kaibahan si News Director Joe Cagimbal. Areglado News. Ito ang mas pinalakas na morning prime ng DWOS 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Alas 5:30 hanggang alas 5:45 ng umaga, samahan si Raymar Valdez sa mga may init na balitang nasyonal sa Boom Balita. Alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, Areglado News. Mga may init na balitang lokal kasama si News Director Joe Cagimbal. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, mga may init na talakayan ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Radyo Hataw Morning Edition. Kasama rin ang mga Boom Patrollers. Alas 7 hanggang alas 9:15 ng umaga, tampok ang mga may init na balita sa loob at labas ng bansa. Kasama ang buong pwersa ng Boom FM. Tampok din ang mga pakikipagpanayam sa mga newsmaker sa mga mahalagang usapin. Rasyada Balita kasama si AM Joe Santos. Alas 9:15 hanggang alas 11:30 ng umaga, relax naman tayo. Kabay, tips, musika at katatamanan, hanap ninyo. Samahan si Kuya JM Tambayan Plus. Alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, mga latest updates sa mga balita sa loob at labas ng bansa sa Balita sa Tanghali. Kasama si AM Joe Santos. Morning Prime ng DWOS 103.9 Boom FM Naga, Lunes hanggang Biyernes. Ang takbuhan ng bayan na maaasahan, lahat ng oras na ating kailangan, kalusugan ng bayan
inaalagaan. Farmasya uy, laging nandyan. Mula noon sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Farmasya Uwi sa kalusugan, laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Farmasya Uwi. Kaya kung mabisang branded medicines at abot-kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan. Farmasya Uwi sa kalusugan, laging maaasahan. Matatagpuan ang Farmasya Uwi sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Dagas. Sa atubang kansatuyang mga kasiributan, asin mga kaaditan, ngapit maging magayagaya ang satuyang kapaskuhan, asin mauswag ang satong bagong taon. Diyos mabalos po sa saindong gabos. Ini ang saindong tingog sa Kongreso, Gabby Bordalo. Ito ang Sabado Morning Prime, mga programang siksik sa mga kaalaman at impormasyon. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, programang tumatalakay sa mga salita ng Panginoon. Banaag, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, samahan si AM Dwos Santos at ang mga health experts sa Gabay ng Kalusugan. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, programang tumatalakay sa mga usaping legal, justisya at batas. Kasama si Attorney Michael Marpuri at Budoy Lianyo. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, maging updated sa mga kaganapan sa larangan ng palakasan. Sports Kapihan, Sabado Morning Prime ng DWOS 103.9 Boom FM Naga. Una sa mga may init na balita, impormasyon at musika. Alam mo ba ang R-Butin? Alam mo ba na ito ay napatunayan sa maraming laboratorio sa buong mundo na 10 beses na mas mabisa at ligtas na magpaputi at magpaganda ng balat? ERA 3-in-1 Soap. Mayaman sa R-Butin na aprobado ng Food and Drug Administration na siguradong makakatulong para ang balat mo ay pumuti, kuminis at mas batang tingnan. Mayaman din ito sa glutathione at kojic, kaya wala ka nang hahanapin pa. Actually, 1 week ko palang ginagamit ang ERA 3-in-1 Soap, pero ang dami talaga nakapansin na pumuti ako at gumanda. Ginamit ko to sa buong katawan kasi matigas siya at mahula, kaya matagal maubos. Noong una, nahihiya pa akong gumamit kasi akala ko pambabae lang. Yun pala, marami na akong tropa na gumagamit ng ERA. Effective talaga, panlalaki, pambabae. Kahit balat kalabaw, puputi sa ERA. ERA 3-in-1 Soap for a whiter, smoother, and healthier skin. 88 pesos lang, mabibili sa mga butika at supermarkets. Ngunya na panahonin kapaskuhan, panahon manin kaugmahan, asin pagkasaro kan mga pamilya, amigo, amiga, sagkod iba pang mahal sa buhay. Gibong dumuntag iraray ang aking umboy sa sabsaban, na simbolo kan pagkahumilde, pagkamatinao, asin ang pagkamuot sa tuya kan mahal na Diyos. Ini po si Ate Pichi Alfilor, ang ate kan probinsya, na nagpapaabot sa Indonin sa sarong tuninong, asin maugmang Pasko, sagkod mausuwag na bagong taon na pano ning pagbabago para sa ikakarahay niya to gabos. Food trip ba ang hanap mo? Tara na! Let's eat at Primo Liempo Grills and Roasts, your best value only rice meal in Metro Naga at Primo Liempo Grills and Roasts. Try their sarap pa more na grilled Korean pork and chicken barbecue. Primo Liempo Grills and Roasts. Grilling starts from 10 a.m. to 12 midnight. Primo Liempo Grills and Roasts, Katmon 2, Magsaysay Avenue, Naga City, beside DWOSFM Station. Dawa ng pagsubok na minagi sa buhay, nalilingawan to yung kapaskuhan. Sa manuaan na pili, dakol na angat ang namatian. Alagad, padagos na lumilaban, asin sa tabang ng kagurangnan, na iyo ang nagtao ng tayumpo kunta sa mga kalaban. Sangaran kang sa kuyang pamilya, asin makimanwa, sa manwa kang pili, inipo si Mertambong Galunta, nagpapaabot, nin maugmang Pasko, asin nagtatayumpong bagong taon. Merry Christmas po sa inyo gabos. Because of Christmas Day, trumpets sound and angels sing,
Listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Berto! Berto! Sino na naman ang naglipat ng istasyon? Ako po! Nakikinig po kasi ako ng music. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong ililipat? Dapat laging naka 103.9 Boom FM ang radyo ni Aling Sonya! Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City, 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Sonya. Mga kaibigan, eksakto na ang 6:37 ng umaga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pang-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Mga kaibigan, good morning. Kabikulan, good morning. Isang maulan na umaga sa lungsod ng Naga. Actually, ang panahon sa lalawigan ng Camarinasur, Naga City at isilang panig ng Kabikulan, maulan, makulimlim, sa iba manakanakang pag-ulan. Welcome po sa ating palatuntunan, Radyo Hataw. Sa pangalan po ni News Director Joe Cagimbal. Pansamantala, Jomar Murada hanggang alas 7. Radyo Hataw! Hataw! Samahan niyo ako para sa mga mahalagang balitang lokal o mga dapat pag-usapan na sa loob at labas ng ating bansa. And kaya tutok lang sa muling pagbabalik ng 103.9 Boom FM sa lungsod ng Naga. Yan, good morning muna sa mga taga-Albay, sa mga taga-Camarines sa Norte, Camarines Sur, and sa ilang bahagi ng Bicol Region. Alam ko yung ibang lugar sa Naga, Camarines Sur, yung madating tagapakinig natin, wala pa rin supply ng kuryente. Matapos na maapektuhan ng bagyong City Soy. That is why ang Boom FM hindi agad nakabalik on air. At ngayon pa lang kami nakakabalik on air. Ang Boom FM, okay lang yan. Basta tuloy ang pagpapaabot ng impormasyon. Sa mga gusto mag-text sa 09465-34-6785. Ulitin ko lang, 09465-34-6785. Live tayo napapakinggan, napapanood worldwide sa pamagitan ng ating Facebook. Type nyo lang ang Soul Broadcasting. Nandyan yung live natin. Pwede rin sa ating FB page, DWOS 103.9 Boom FM, sa ating YouTube. Yan, kung kayo may mga wifi, may data, pumunta kayo sa YouTube and type nyo lang ang DWOS 103.9 Boom FM. So mapapanood nyo ng live ang mga programa ng Boom FM. Radyo Hataw! Hataw! Marami tayong pag-uusapan. Narito ang ilan sa mga mahalagang balita natin. Follow-up natin kaugnay po ng carnapper na nabaril na huli sa isang hot pursuit operation. Diyan po sa May Almeda Highway, ang sabi ng Philippine National Police, patong-patong na kaso ang kakaharapin ng naturang carnapper. Samantala, simultaneous and final cleanup drive sa lungsod ng Naga gagawin ngayong alas 7 ng umaga. Batay po yan sa naging pahayag na maopisyal dito po naman sa lungsod. Samantala, sa ibang balita, pagsipa ng presyo ng galunggong sa Bicol Region, abay nagpaliwanag daw ho ang Bureau of Fisheries dito sa Kabikulan.
mataas na presyo ng tinapa sa albay, pag-aaralan kung dapat pa rin i-price praise. Pag itiniklara ka rin nasa state of calamity ang isang probinsya, ang isang lugar, dapat walang pagtaas sa presyo ng mga price commodities natin. Samantalang mabahong amoy sa sanitary landfill sa lungsod ng Naga, hindi aalingasaw sa kasagsagan ng ginagawang clean up drive operation dito po naman sa lungsod ng Naga. Samantala, mga badyaw sa lungsod tinututukan ng CSWD dahil po naman sa ma-issue ng patuloy na panlilimos dito po sa Naga. Samantala, tatlong Bicolana na taga Camarena Sur, nag-uwi po ng tatlong gintong medalya sa SEA Games 2019. Congratulations sa Pilipinas champion. Mga kaibigan, bahagi po yan ang headlines ng ating mga balita. Mga balita ang pag-uusapan ngayong umaga. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga issue ng bayan, tatalakay sa mga issue sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Radyo Hataw! Balik tayo sa ating palatuntunan. 42 sa makalipas ang alas 6. Naku, 12 days, 17 hours, and 17 minutes. Yan, bago po ang Kapaskuhan. Actually, ang PNP, isa sa mga pinaghahandaan na ngayon, yan, pati na po ng simbahan ang mangyayaring simbang gabi. Na hindi ako nagkakamali ay sa Lunes. Yan, sa Lunes na yan yung ating simbang gabi. Yan na talagang isa sa mga pinaghahandaan po ng ating mga kababayan. Yan, ganun din ang nasa hanay po ng mga otoridad natin. Ito pong simbang gabi. Ulitin ko lang ating text line 0946-534-6785. Ano po pwede kong gawin o kainin para ako tumaba? Di po ako tumataba. Yan lang. Ang sabi dito, tuloy po ba ang asembleya ng Casoreco 2? Saan po ang venue? Actually, ang sinasabing agma ng Casoreco 2 ay tuloy. Pero hindi ako nagkakamali, ito ay gagawin yata sa 2020 na. Hindi ako nagkakamali ay sa January. Kasi ang daming nadistroso sa panig po ng Casoreco 2. Bigyan din natin para makapaghanda ang pamunaan ng Casoreco 2. Kaya ang agma yata is gagawin sa darating na ano yan, January, saglit lang. Check ko lang yung info mula sa Casoreco 2. Kasi meron silang ipinabot na impormasyon, yan kaugnay po ng magaganap na agma. Kasi dapat, ano na ito eh, parang tapos na yata ko sa unang schedule. Kaya lang, pig-postpone ito dahil nga sa nangyaring bagyong City Soy. Ito yung kanilang anunsyo. Ito, asa nagtatanong ng AGMA. Sabi dito, anunsyo para sa gabos na member consumer owners ng Casoreco 2. Buot po niya mong ipaisi sa Indugabos na ang nakatalaan na Annual General Membership Assembly, inipos si tigahapod na AGMA sa petsa 7 ng Disyembre 2019. Dapat baga, ano yan, December 7, sabi dito, tig-oktaba as in ikukonsider, ikukondusir na sana sa maabot na petsa 12 kan Enero 2020 aldaw ng Domingo sa Jesse M. Robredo Coliseum. So, ulitin ko lang mga member consumers ng Casoreco 2. Si dating schedule na December 7, wala na po yun. Ang AGMA ay gagawin na lamang sa January 12, 2020. Next year. Iniponin huli sa padagos na pagpakaray kang mga linya ng kuryente na naapektaran kang bagyong City Soy.
Mas importante po ang maitaumi sa indo ang maninigong serbisyo asin makaasigura na mapailawan ang gabos na konsumidores sa lalong madaling panahon. Hagad mi po ang sa indong padagos na pag-intindi asin da suporta sa mga aktibidades kan sa tuyang kooperatiba. Hali sa junta direktiba asin manihamyento kan da kaso rekodos. So, iyan ay magaganap na sa anyan, January 12, 2020. Kaya wala pong agma nitong nakalipas na December 7. Actually, maintindihan natin ang pamunuan ng Caso Reco 2 kasi mas uunahin nila itong restoration, pagpapailaw, pagbabalik supply ng kuryente sa kanilang area coverage. Actually, dito nga sa Naga City, yung upper barangay sa mga nagtatanong dyan sa upper barangay, pinipilit nila na maibalik ang supply ng kuryente ngayong araw o kaya sa araw po ng Biyernes or bago magsimbang gabi, maibabalik na po ang supply ng kuryente sa buong Naga City maging sa buong area coverage ng Caso Reco 2. Radyo! Hataw! Hataw! Kaya pagpasensahan nyo na ang Caso Reco 2. Busy sila sa pagbibigay po ng sa mga restoration na ginagawa po ng Caso Reco 2. Lalo po dyan sa upper barangay na ilang poste ang natumba na apektuhan. Yan kaugnay po ng Bagyong City Soy. Ay, good morning sa mga tagabayan po ng Pili Camarena Sur. Yan, salamat sa inyong pakikinig ngayong umaga sa ating Radyo Hataw. Ang radyo mo ngayong Pasko sa Naga TWOS 103.9 Boom FM Naga. Merry Christmas! Sa unang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko dalawang payong at isang basketball na bago. Merry Christmas! Sa pangatlong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Binigay sa akin ng nobya ko apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko limang pulang logo. Mga kaibigan, ulitin ko lang, 12 days na lang. Ayan, Pasko na. Okay, pasensya na kayo kami mga, ano pa kami, mga puyat. Kasi ginawa yung pagbabalik namin on air kagabi. Tapos nagpatay kami ng ng signal kagabi. Ano na, alas 2 ng mag-uumaga. Kaya mga puyat. Kaya puyat pa ang inyong abang lingkod. Alas 2 ako na natulog after na magsarado afternoon test sa broadcast kagabi dito sa istasyon. Kaya pasensya na, ano pa kami mga puyat. Yan, salamat sa mga katuwang namin. Yan, kila Chok and yung isang engineer na hindi ko napapangalanan. Maraming salamat kay engineer. Yung aming naging daan para kami makabalik sa ere after ng Bagyong City Soy. Yan, good morning Kuya JM. Bakit po ngayon lang kita narinig? Kababalik pa lang namin sa ere. Yan, meron tayong nasa labas ng himpilan. Boom FM Live Report. Rick Margibara, good morning. Yes, good morning PM Jomar. Ano? Makita ta balik sa ere na ang Boom FM. Correct. Pinangal daw PM pagkatapos na mag-aagi nga isa to ang Bagyong City Soy. Pasalamat kita ta nakabalik na ang Boom FM. Correct. Pero PM Jomar ano? Dahil ta napasadahan ka to ngunya na pasadahan ta ini matindi baga sinaging epekto kan bagyo sa tuya. Na sarong isa naging epekto ka ini ang mawaran ng supply ng kuryente. Digdi PM Jomar sa Banuan kan San Fernando sa paagi kan FB Close Group. Kanya-kanyang post patungkol sa kuryente, mahihiling o mababasa sa mga comment ang diriskusyonan kan mga kahimanwa. And sa summary na ginibo ko,
December 5, nag-announce ang Kasoray ko Ono na handa na sinda mag-energize. Ta hinahalat na lang ninda ang NGCP. And December 7, nag-announce ang NGCP o nag-announce naman ang NGCP na restored na ninda ang linya o restored na ang linya kan Kasoreco. And December 8, naibalik ang service kan kuryente in some areas kan Banuaan ni na San Fernando. Alagad kadakol nagsasabi na magalat-halat lang ta maibabalik man girare ang servisyo ng kuryente sa bilog na Banuaan kan San Fernando. And alagad iyon ni maitanong ko lang nababaldi. Maitanong ko lang Rickmar, ilang yes, barangay meron ang San Fernando? Yes, PM Jomar, po. Ilang barangay meron ng San Fernando? 22 na barangay, so, PM Jomar. So sa 22 na barangay, ano yan, ilan na lang yung walang supply ng kuryente? Dahil ko masabi, PM Jomar, pero dakul pa ang... Taano baga, grabing sabi ni Mayor Fermin, siya na yung humihingi ng dispensa kasi talaga baka malapit-lapit na rin na maibalik totally sa buong San Fernando ang supply ng kuryente. Ayo tama yung PM Jomar, nag-iikot man yan ni Digdi, may nag itong ano put kan nagaharubay na nagpapaising ani na pakapasensya na lang ta day gabos masasabay-sabay na masupply ng kuryente ta dakul mga poste ang tumba especially duman sa mga lugar na harayo digdi sa National Highway iturong mga coastal area day pato na aabot ning masupply ng kuryente PM Jomar as of now ang mga igwa pa lang kuryente haran ni digdi pa lang sa National Highway, ining mga ibang barangay na harayo, mayo pang PM Jomar ning kuryente. Ini sa Buena Vista, hindi ako nagtuturo, mayo pa PM Jomar at subnaw ning kuryente. Kaya ang gamit ha, gasira man giraray, PM Jomar. Actually, yung mga malalapit nga lang sa kalsada, wala pang kuryente. Kasi ang pinadaluyan ng Kasoreco 1, yung mga backbone line. Oo, tama yung PM Jomar, ano? Siguro dai taaram permi siguro may ano man yan no permi man yan iguang rason kung taano dai pa nababalik ang supply ng kuryente and ayun nga niyan ang iba kaya dai man siguro ano dai taman masisisi taan iba naaanggot ta apektado na daang sa indang mga trabaho arong na sa naka mga freelancer asin mga nag online business nagpo-post sa mga Facebook na mga patama sa Kasoreco ta garuda bakong professional na nagpapaisi na mabalik ng supply ng kuryente alagad sa gudaangon yan mayo pa ning kuryente PM Jomar pero siguro ano nahihiling ko man ang mga lineman na pang nag-iikot ako nagkakahiling ko man na talagang padagos-dagos man baga ang sa indang ginigibong pagtrabaho para maibalik lang ang liwanag sa bilog na Banuaan ni San Fernando PM Jomar so yan man lang PM Jomar ang sa kong dagdag na bareta aliligdi sa Banuaan kan San Fernando. Ito naman ang Boom Patroller, Rick Mar Gibara, para sa DWOS 103.9, Boom FM. Boom FM, live report! Sa akin ang nobya ko, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong, at isang basketball na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay sa akin. Maraming salamat kay Rick Mar Gibara sa kanyang balita mula sa 2nd District ng Camarines Sur. Actually, counting pasensya lang sa mga kababayan natin kasi maibabalik din ang Kasoreco 1, Kasoreco 2, Kasoreco 3, Kasoreco 4 ang supply ng kuryente. Yan, kasi nga grabe yung danyos, hindi basta-basta ang mapailawan ng isang lugar lalo na kung may mga delikado pang hindi pa nachi-check ng mga taga Kasoreco 2. Kasi yung mga backbone line, okay na, kaya lang yung mga papasok may problema pa rin yan. Kaya hindi basta-basta mapapailawan. Sabi dito ni Franz Galicia, sana po magkakuryente naman digdi sa Pamukid. Galicia Subdivision, Zone 1, Place Kasoreco 1. Actually, yung kasama nga namin dito sa Boom FM, yan, taga Pamukid yan, pero wala pang supply ng kuryente. Kaya tulad mo rin, Ma'am Franz Galicia, wala ka pa rin supply ng kuryente dyan sa Pamukid, San Fernando. Good morning kay SM Boy. Yan, good morning SM Boy. And batiin ko rin si Elmer Ilopre Guevara. Off air po palan kamo, kaya palan ngunyan ko lang kamo na ako sa FB. Naputol po si Tower Nindo. Actually, di man naputol si Tower Me. Yan, di man naputol. Naisalba namin ang aming tower.
Bago tayo magpaalam, everyone is invited today. Yan, today ito at December 12, 2019, alas 7 po ng umaga. Ito po ay simultaneous and final Typhoon Tisoy clean up drive dito po sa lungsod ng Naga. Actually, kung daw nagkakamali, kasama dito yung mga barangay official. Kaya malamang si News Director Joe Cagimbal, yan, kasama dito sa clean-up drive na gagawin ngayong umaga. Dito po yan sa 27 barangay ng Lungsod ng Naga. Simultaneous and final Typhoon Tisoy clean-up drive, December 12, 2019, Thursday, 7 a.m. Ito po ay pangungunahan ng lokal na gobyerno ng Lungsod ng Naga, headed by Mayor Nelson Ligacion. Kaya inimbitan po yung lahat na mag-participate dito po sa gagawing clean-up drive. Yan, syempre ngayong araw po ng Thursday. Anim na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko. Tatlong minuto na lang bago sumapit ang alas 7. Nag-message si Joe Cagimbal. Dain ako makakaiba dyan, tama pahiling ako kay Kong Nonoy. Sige, bala ka man. Araw ng ay! Ano man kaya yan, Joe Cagimbal, o nabasa ko na lugod. Ano man kaya ang saruman ninyo, text ng text. Nabasa ko na tuloy kung masain ka. Yan, good morning, K-News Director Joe Cagimbal. Ikaw anong araw? Wala pa ako sa ano sa wish o Joe Cagimbal. Puyat pa ako. Alam mo namang alas dos ako nagpatay ng transmitter. Pambihira ka dyan. Kaya bayo pa sa wish o si Kuya JM. Kita mo naman kahit ganito yung aking itsura. O binuksan ko pa rin yung aking Facebook Live. Binigay sa akin ng nobya ko. O binuksan ko pa rin yung aking FB. O si AM Joe nga ano yan, ND, tulog pa rin. Inabot kami ng umaga dito sa istasyon, makabalik lang kami sa ere. Kaya dapat, baka naman meron ka lamang dyan daradara. Irisnakan mi lang digdi sa istasyon, ta kami nagkakapi-kapi lang. Ano ND, baka igwa ka na dyan garagarash, pwede man digding pamahawan. Kaya ikabaga ang anongon niyan, ang garo ano na, rich. Totoo yun. Diba? Bago tayo magpaalam, boom morning, welcome back on air. Kailan po kaya magkakaroon ng kuryente sa bandang San Rafael, Cararayan? Actually, may statement si Kagawad Lito del Rosario. May binabanggit siya na today or sa araw po ng Biyernes. Kaya mga taga-upper barangay, simula dyan sa Pakol, Cararayan, Pakol, Carolina, Panikwason, dyan sa San Isidro, Cararayan, kung hindi ngayong araw ng Thursday, baka Biyernes. Ang sabi, baka bago magsimbang gabi, maibalik ang supply ng kuryente. Dyan po sa upper barangay ng Metro Naga. Daiman, pambihira ka. Ikaw talaga, hindi joke. Ang mga interpretasyon mo, saral naman ay aratsyan kayan, baka magtampo ka na naman dyan. Hindi mo na naman ako tigpansin. Puno ka na naman dyan, Cagimbal. Ano kagawad? Baka atsyan na naman, hindi mo na naman ako tigpansin. Nasala ka na naman ng interpretasyon. Sabihin ba naman kung sungit da ah. Kwasa niya. Ikaw anong araw ng Pasko? Nag-onboard si Puyat. si Puyat. Tingnan mo ang itsura ko and the joke sa FB Live. O tingnan mo yung mukha ko. Walang kaayos-ayos. Nakmayos ka dyan. Binigay sa akin ng nobya ko. Siyam na case ng beer. Walong lechong baboy. Itong berding. Araratya na siya. Na mapamanda siyang babasaw. Sa pagbabalik ng boom, may mga nangyari na tuloy dito sa mixer na ito. Nang Pasko binigay sa... Tingnan mo si Valdez kanina. Nakailang minuto nang hindi na on air. Hindi gumagana yung kanyang mic, ay pambihira. Tatlong sakong bigas, dalawang payo, at isang basketball na bago.
Kalabisang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 11 tuta, 10 inaana, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 perding una, 6 na sopa, 5 pulang lobo. Yan, maparam dodo ko ta makapikapi si Kuya JM. Garo baga mabaragsak na ang sakuyang mata. Binigay sa akin ng nobya ko 3 sakong bigas, 2 payong at 1 basketball na bago. Mga kaibigan, bago tayo magpaalam, siya nga pala yung mga nakuha ng signal ng Boom FM. Pwede kayo magbigay ng feedback sa amin. Yan, kumusta yung aming tunog? May pagbabago ba? Kami ba'y lumakas? Kami ba'y humina dyan sa inyong lugar? So, pwede kayo mag-text sa yung mga may kuryente na, may cellphone. Nakukuha nyo pa ba ang Boom FM? O, pwede kayo mag-text 0946-534-6785. Magpapaalam na ako, maraming salamat. Yan, susunod na ang Ratsyada Balita with AM Joe Santos. Yan, thank you kay Rick Margibara na nakasama natin ngayong umaga. Itong aming text line, kailangan itong may mag-donate na. Ang laki na ng kulay itim. Ano na kayang mapa ang nabuo dyan? Twice ka dyan na yun. Paalam na ako, maraming salamat. Thank you, God bless. Mula Hilaga hanggang Kanluran, sa Kapatagan hanggang Kabundukan, issue pag-uusapan, Radyo Hataw! Ito ang palatuntunang magbibigay linaw sa mga isyu ng bayan, tatalakay sa mga isyu sa kasalukuyan. Ito ang Radyo Hataw! Radyo Hataw! Radyo Hataw! Hataw! Not just one, but two! Magmarka Faye at Magka Premio Raffle Promo Season 2! Pili na ng isang box ng Marka Faye at baka ikaw na ang magkaroon ng chance ng manalo ng mga naglalakihang papremyo! Sa loob ng 1-liter box top label ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, isulat ang promo title, pangalan, address, contact number at pirmahan. Ihulog sa mga drop boxes na matatagpuan sa inyong mga suking tindahan, grocery, drugstore o sa mga participating radio stations sa inyong lugar. The draw will be on May 8, 2020 at SM Lucena City Atrium. Bubunutin kasama ang DOH FDA representative at JMAR Marketing ang masuswerteng mag-uwi ng 2 winners of brand new tricycle, 2 winners of refrigerator, 2 winners of LED TV, 2 winners of washing machine, and 200 consolation prize winners of gift bag. Magmarka Faye at Magka Premio Raffle Promo Season 2. Sali na! Promo period is from October 1, 2019 to April 1, 2020. Per DOH FDA CFRR permit number 0741, series of 2019. Ang Pasko ay pagunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ito rin ay simbolo at panahon kung saan ang diwa ni